Hello guys! Andito na naman ako ngayon kasi may i-share ako sa inyo. Ang i-share ko ngayon sa inyo ay paano yung bang kumbaga ang mukha mo ay magiging yung bang hindi ka kaagad tatanda, yung ang kaanyuan mo ay hindi ka kaagad tatanda, guys. Ha? Kasi bali may nagtatanong sa akin, bali may napanood, may na ano daw siya sa Facebook na mutya ng linta. Mutya ng linta, guys, marami ang nagme-message sa akin. Mutya daw ng linta, totoo ba na talagang ito ay nakakakontrol ng pagtanda ng kaanyuan ng isang tao? Ha, kaya ngayon sabi ko gagawa na lang ako ng vlog kasi ang daming nagme-message sa akin, ha. Kung totoo daw, guys, unang-una mag-ingat kayo ng fake na mutya ng linta, guys, ha. Sa part ng Manila kasi may nagkwento sa akin na ang dami daw nagkakalat, guys. Bali nasa ano lang yan daw, nasa bangkita lang daw, Diyos ko. Isamantala sabi ko napakahirap ng pagkuha ng mutya ng linta dahil ang kaibigan ko talagang ano siya, guys, kumbaga may mga orasyon siya, may mga ano siya na inuusal, guys, mga pantawag ng mga mutya, guys, ganyan. Ganyan kahirap, hindi yan basta-basta na lang na nakukuha. Utambakan ang mutya, ha. Kaya ako, guys, doon ako umaanos, doon ako bumili sa kaibigan ko dahil alam ko talaga, guys, kung saan ang galing, ha. Tapos ngayon, guys, ha. Ngayon, ano ang gagawin nyo, ha? Talagang totoo yan, guys, na kumbaga, kaya kontrolin ng mutya ng linta ang kaanyuan mo na hindi ka agad tumanda ang iyong kaanyuan, ha? Hindi naman sa pagmamayabang o ano, guys, kagaya ko na lang, guys, kumbaga ang mga kaska-age ko, ang mga ka-age ko, guys, ay mga ano, kumbaga, yung mga dito nila, guys, is mga kulubot-kulubot na yan, ha? Kulubot-kulubot na, guys, ha, kasi hindi nila alam ang sekreto ko, ha, hindi nila alam ang sekreto ko, tapos yung iba bumabagsak na talaga yung mga dito nila, kasi lahat tayo, guys, pag tumatanda talaga, guys, ay kumbaga ang mga dito ay babagsak yan paunti-unti, yung mga kilay natin ay babagsak yan, guys, tapos mangungulubot yung mga ano natin dito paunti-unti. Kumbaga marami ang pagbabago, guys. Ha. Pero ako kumbaga wala pa yung sa ano ko sa sinyales ko yung mga bagay na ganun dahil may sikreto ako. Tapos ngayon i-share ko ngayon sa inyo, guys, yung sikreto ko kung bakit nakokontrol ko yung pagtanda ng kaanyuan ko dahil marami, guys, ang mga gumagawa ng ganyan. Hindi lang naman ako. Marami dyan, guys. Kahit nga mga aswang, eh. Kaso ako, hindi ako aswang. Kahit mga aswang, guys, meron silang mga sekreto na mga ritual, guys, para mapigilan ang pagtanda ng kaanyuan nila dahil doon sa amin, sa Masbati, pag ano, ay hindi tumatanda, oh, sasabihin, ay aswang yan, eh, kaya hindi tumatanda. Ako, guys, hindi ako aswang, pero yung mga aswang naman, guys, ay mababait naman sila, guys, ha, basta huwag natin silang pakikialaman, hindi naman yan, guys, makikialam sa atin, mababait yung mga yan, guys, dahil may aswang kaming kapitbahay dati, mabait din sa amin, guys, ha, kumbaga, wala lang pakialaman, guys, mababait yung mga yan. Tapos na yun, guys, ano ang sikreto mo? Ha, kasi yung panay ang message sa akin, ang daming nagme-message sa akin, mutya ng linta, guys, mutya ng linta, ha, mutya ng linta. Ano ang gagawin mo sa mutya ng linta? Ituturo ko ngayon sa inyo ang ritual, guys, at dasal upang makontrol ang pagtanda ng inyong mga kaanyuan gamit lang ang mutya ng linta. Dahil ang mutya ng linta, guys, ay napakarami nitong, ano, kumbaga marami siyang dala na kapangyarihan, sabihin natin bertod. Ang bertod nito ay marami. Unang-una, 'di ba, nag-vlog na ako dati na napakaganda nito sa protection, ha. Yung pinakauna ko 'yun na vlog, guys. Tapos napatunayan pa, guys, na ang mutya ng linta ay na-vlog ko na din 'yan, ha.
nagbibigay ng swerte sa buhay dahil may mga nakisuyo sa akin, guys, na kumbaga unti-unti nang umaangat ang kanilang buhay. Kumbaga bumili sila, nakisuyo sila sa akin, pero talagang kumbaga nabawi na nila yung mga gastos nila, guys. Higit pa doon, kumbaga ang iba talagang nabawi nila ng triple-triple, guys, dahil talagang kumbaga unti-unti na kukuha ang swerte sa buhay. Dahil ang mutya ng linta, guys, ay nagdadala din ito ng swerte sa buhay, ha? Swerte! Ha? Kagaana ng buhay, dahil ako subok na subok din to, guys. Subok na subok ko talagang, kumbaga, unti-unti kang iaangat ng mutya ng linta, guys, ha? Ang kabuhayan mo, trabaho man o negosyo man o kahit na ano, pagagaanin ang iyong buhay. Tapos ngayon, guys, naka-discovery na naman ako, guys, ha? Oo, naka-discovery na naman ako at talagang alam na alam ko ito, guys. Sa kaso, minsan hindi talaga ako, ano, kung walang nagme-message sa akin na ganito, hindi ko maaalala na i-share, guys, yung sikreto ng mutya ng linta na hindi ko pa na-share sa inyo, guys, ha? Ang sikreto nito ay kumbaga kaya nito kontrolin ang pagtanda ng inyong kaanyuan. Ano ang gagawin nyo? Ituturo ko ang ritual, guys. Kaya ang daming, ano nito, ang dami-dami niyang bertod. Ha? Ang dami-dami niyang bertod, guys. Ano ang kailangan mo? Tuwing Martes, ha, kumuha ka ng baso. Baso, ha, baso na may tubig hanggang dito lang, ha. Tapos ngayon, yung ang mutya ng linta ay ibabad mo siya ng ganyan, ha. Ibabad mo siya. Tapos ngayon, pagkagawa mo ng ganyan, guys, ay ano ang gagawin mo? Pag ang bintana nyo o pintuan nyo o part ng bahay nyo may nasisinaga ng araw o naiinitan siya, guys, ano ang gagawin mo? Painitan mo yung baso na may tubig, tapos nandyan ang, excuse me, mutya ng linta, nandyan ang mutya ng linta, ha? Tapos ngayon, mga 6:30, ha, halimbawa, Tuesday, ha, Tuesday o Friday. Ano ang gagawin mo? Painitan mo yan, 6:30 hanggang 8:30. Pagdating ng 8:30 o kahit naabutan pa yan ng 9 o'clock, ha, lalo na, guys, yung full moon, ha, wag na wag nung kakalimutan gawin nyo ito. Pwede nyong gawin ang ritual na ito gamit ang mutya ng linta para mapigilan ang pagtanda ng kaanyuan nyo. Ayan, guys, nilabas ko na, guys, ang sekreto ko, ha. Kasi ang daming nagme-message sa akin, ma'am, bakit ang mukha mo, kumbaga, ano daw, kumbaga, parang yung edad ko, kahit na hindi naman sa pag-aano, hindi yung kaanyuan ko ay hindi ano sa edad ko, guys. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, yung mga kaedad ko is ang mga liig is nagkurulubot na itong dito. Nagkurulubot na, pero ako, ano pa rin ako, guys, ha. Tapos ngayon, guys, sinabi ko na yung sikreto ko kasi ayokong magdamot, guys, sa inyo, ha. Ayokong magdamot sa inyo kasi alam nyo sa mga subscriber ko na laging nanonood sa akin, talagang ang turing ko sa inyo, kumbaga pamilya na talaga, kumbaga ano na kayo ng buhay ko, part na kayo ng buhay ko, pamilya ko, parang kapatid na ang mga turing ko sa inyo, guys, mahal sa buhay, ha. Tapos ngayon, guys, halimbawa lang, ha, tapos ng 8:30 o 9 o'clock na, kunin nyo na ito, ha, Martes o kaya Biyernes o kaya full moon. Pag full moon, gagawin nyo is yung, ano pa lang, yung papalabas na yung buwan, iabang nyo na ang baso na may tubig na nandyan ang mutya ng linta, ha. Tapos ngayon, anong gagawin mo, ha? Dasalan mo ito, guys, ng isang Our Father. Hawakan mo ng kanan na kamay, ha? Kanan na kamay ang iyong iahawak dyan. Kanan na kamay. Tapos ngayon, ano pa ang gagawin mo? Humarap ka lagi sa silangan, ha? Silangan lagi ang harap tuwing magre-ritual. Sinabi ko yan sa inyo pa ulit-ulit. Laging haharap sa silangan. Tuwing magdadasal, kahit anong dasal yan, ritual, o kahit na anong ginagawa mo, guys, ha? Humarap ka sa silangan. Tapos, ganun mo na yung baso, dasalan mo na ng isang Our Father, isang Hail Mary, at isang Apostles' Creed. Ha? Isang Apostles' Creed.
Tapos ngayon, guys, banggitin nyo ang orasyon na ito na ibibigay ko, ha? Dahil ito ay ginagamit ko talaga. Ha, yung orasyon na ito na ibibigay ko sa inyo. Kahit hindi kayo nakapag-devotion, pero mas maganda dyan yung mga nakapag-devotion talaga. Pero kahit hindi kayo nakapag-devotion, gamit ang mutya ng lintana to ay talagang mapipigilan ang pagtanda ng kaanyuan nyo, guys, ha? Isusulat ko yung orasyon sa description, tapos i-copy nyo. Red ball pen, gumamit ng red ball pen. Big glitter lagi pag magsusulat ng orasyon, tapos isusulat lagi sa malinis na papel. Huwag binababo yung mga ganyan na mga orasyon kung saan-saan sinusulat, tapos itatabi na kung saan-saan. Nire-respeto yan dahil yung mga dasal na yan na binibigay ko ay mula yan sa Diyos Ama, ha? Sa Diyos Ama yan ang galing, ha? Andito yung orasyon, pakinggan mabuti. Ego sum, aprobatum, nunam, huram, ipsi, irat, albis, nansitim, vulneratum. Banggitin nyo, guys, ng tatlong beses yan ang orasyon na ginagamit ko gamit ang mutya ng linta. Ego sum, aprobatum, nunam, huram, ipsi, irat, albis, nansitim, o vulneratum. Hinadahan-dahanin ko para masundan nyo. Ego sum, aprobatum, nunam, huram, ipsi, irat, albis, lansitim, vulneratum. Tatlong beses, tapos ano ngayon ang gagawin nyo? Humiling kayo, ganito ang gagawin nyo. Diyos Ama, gabay ko. Siyempre may gabay kayo, guys. Tapos yung mutya ng linta, may gabay. Mutya ng linta, inihiling ko kahit na anong hilingin nyo. Inihiling ko na pigilan mo ang pagtanda ng kaanyuan ko at pagkalooban mo ako ng malakas na pangangatawan habang ako ay nabubuhay. Ha? Ganyan, mutya ng linta, Diyos Ama, gabay ko. Kahit sino pang banggitin nyo dyan dahil may gabay tayo. Diyos Ama, gabay ko, mga kaibigan ko, mga alaga ko, mutya ng linta, hinihiling ko na pigilan nyo ang pagtanda ng kaanyuan ko at manatili akong malakas habang ako ay nabubuhay. Ha? Ganyan, guys, ang gawin nyo. Ha? Ganyan. Tatlong beses kayong humiling kahit na ano pang ihiling nyo. Basta sabihin nyo, pigilan ang pagtanda ng kaanyuan mo. Kahit sabihin mo pa, inihiling ko na manatiling teenager ang yung kaanyuan ko habang ako ay nabubuhay, ha? Kahit na ano pang kahilingan mo dahil wala namang bayad maghiling. Tapos manatili kang malakas habang ikaw ay nabubuhay. Ihiling mo lahat yan sa baso na to, ha? Pagkatapos mo, guys, maghiling ay ano na ang gagawin mo? Hipan mo ang baso ng tatlong beses ng pakros, ha? Pakros, guys, ha? Pakros, tapos ngayon ito ay inumin mo ng tuloy-tuloy ang pag-inom mo, ha? Tuloy-tuloy ang iyong pag-inom. Huwag ibababa na nakakalahating baso, ibababa mo, huwag tuloy-tuloy hanggang sa maubos ang laman ng tubig, guys. Yan lang, guys. Dahil talagang yan, guys, ay napaka-epektibo, guys. Talagang kumbaga subok na subok ko yan, guys. Ha, dahil kumbaga marami akong nakikita, guys, sa mga ka-age ko. Kumbaga mga ka-age ko na ang mga mukha nila. Kumbaga bumabagsak na. Kasi syempre lahat tayo, guys, pagpatanda na tayo, lahat ng mga mukha natin, guys, mga kila yung mga dito natin, yung parabang babagsak na yan, guys. Ganyan. Kaya dapat pigilan nyo ang pagtanda ng inyong kaanyuan gamit ang mutya ng linta at ang dasal na to ay talagang efektibo yan. At talagang ihiling nyo na manatili kayong malakas. Siyempre, o bata ang yung itsura mo, yung kaanyuan mo, diba? Bata, hindi yung mukha mo ay hindi naman yung edad na halimbawa 60 years old ka na, halimbawa lang 60. Parang ka lang, guys, ang edad mo yan, parang mga line of 4 ka lang yan, yung ganun, line of 5, o diba? Dapat malakas, dahil ako napatunayan ko din yan, guys. Dahil ako hinihiling ko lagi dito na manatili akong malakas, kaya talagang, kumbaga talagang, sabihin ko sa inyo, kumbaga malakas ako. Minsan niya, umaakyat kami ng anak ko sa hagdan from galing sa baba hanggang 7th floor. Minsan, mas mabilis pa ako sa anak ko tumakbo
Isamantala, di ba, may edad na ako. Dapat ang mga bata ang mas maliksi ang katawan. Pero mas mabilis akong umakyat ng hagdan. Kasi, kumbaga, may lakas ako. Tapos, yun yung sinasabi ko sa inyo na, mga sa palakasan, guys, talagang may lakas ako. Guys, minsan niya, yung ano, binuhat ko yung galon ng tubig, yung mga deliver na tubig, eh, siyempre, kami lang dito ng anak ko sa bahay, ginanon ko, tinaas ko, nagulat sa akin yung nakakita sa akin, guys. Oh, sabi sa akin, ang lakas mo ah, kasi ginanon ko lang, guys, yung galon, tapos nag-ano ako ng tubig, guys, ganyan. Kaya gawin nyo, guys, ito gamit ang mutya ng linta. Pero mag-ingat kayo, guys, sa part ng Manila, ha? Mag-ingat kayo. Dahil sa totoo lang talaga, mayroon din akong mga kaibigan na, kumbaga, nakachimpo din na mayroong kuha ang kaibigan ko. Kaya, kumbaga, nakisuyo sila sa akin, nakaano sila. Talagang effective, guys. Marami nang nagpatunay sa akin, guys, na nakisuyo sa akin, guys, na talagang effective. Tsaka hindi yan basta-basta. Talagang bago yan nila ipinapadala. Guys, dinadasalan yan. Tinitirikan yan ng kandila. Hindi lang yung basta-basta na i-ano, yung ganun, guys. Hindi ganun, guys. Kaya effective. Kumbaga, maraming nang nag-message sa akin na talagang, kumbaga, maraming salamat. Sabi sa akin, maraming salamat po, Madam Julie, dahil sa mukya ng linta, unti-unting gumagan ang buhay. Tapos, may mga, kumbaga, may mga tao na ilan na ang mga nanalo sa mga ano. Yun yan, sinasabi ko, kung talagang ukol ay bubukol na talaga, guys. Kumbaga, wag naman tayo mag-expect na pag mahawakan natin yung mutya ng linta, guys, ay pagkakalooban na tayo ng swerte, kunting alaga naman. Ha, dahil ako talagang inalagaan ko din, guys, ng matagal, guys, bago ko nakuha yung, kumbaga, yung kagaanan ng buhay, swerte ng buhay, ha. Kaya napakahilig ko sa mga lucky charm, guys. Napakahilig ko dahil alam ko, bumibili talaga ako, guys, kahit libo-libo ang halaga, pero lahat naman ay bumabalik sa akin, lahat ng gasto ko. Triple pa yan. Triple ang balik dahil ang swerte ay papasok talaga. Tapos ang protection ang pinaka-importante sa lahat. Yan lang, guys, ang i-share ko ngayon sa inyo, ha. Thank you, guys. Thank you sa mga nag-subscribe sa akin. Thank you.